Hello, kumusta po at welcome back muli sa ating YouTube channel. So, ngayon mga ka-DIY, mag-unbox tayo ng impact drill. So, yung brand niya, Mitsushi yung kinuha natin kasi besa kanyang review is okay naman. So, halos magkapareha sila ng Enko brand, itong Mitsushi na in-order natin. Yung Enko brand is 650 watts siya. Tapos itong Mitsushi na in-order natin is 850. At saka yung price niya, siyempre, mas mahal yung Enko kasi mas... Hindi ko alam kung mas branded, pero halos magkaparehas lang naman sila ng ano, quality ang pagkakalam ko. When I come around, got the whole thing wobbin'. So yan, madilim yung ating video. So pagpasensya nyo lang mga ka-DIY, wala kasi tayong quality na camera. So kung lang gamit natin is cellphone. Cellphone na Redmi Note 11 lang. So, hindi naman kagamitan yung kanyang camera. At least, medyo malinaw naman. So, kakamayin ko na. Madali lang naman siyang tanggalin. Hindi ko na rin kinuha yung cutter natin kasi hindi naman na kailangan. So, ito siya. Impact drill. Palang impact drill is pwede siya sa concrete. Tapos sa steel, sa metal, at saka sa wood. Depende sa kanyang bala. So, balik pa yung pagkaka-open natin sa kanya. So, itong pagkaka-ano naman niya, bubble wrap niya is medyo may kanipisan lang naman. Pero okay na to. Basta importante hindi ma-damage yung laman sa loob. At saka yung ano, yung nag-deliver sa atin is maingat naman sila sa gamit. At saka hindi nayupi yung kanyang karton. So importante hindi masira yung ano, unit na na-order natin. So ito siya. Tapin natin tong accessories na iba. Yan. So nandito yung kanyang manual. Manual ba to? Tingnan natin yung kanyang manual. So itong pagre-review natin eh, hindi naman to ano, simpleng review lang yung gagawin natin. Ito, manual na to. So, hindi na natin kailangan yan. Ito yung aking impact drill. Oh, napakaganda niya, mga DIY. Ang bigat niyo. Sana totoo yung nakalagay sa kanyang ano, description dun sa Shopee na solid copper wire yung kanyang winding. Kasi pag aluminum siya, hindi siya nagtatagal. Lalo na pag babad ka sa paggamit, mau-open yung winding niya. Kaya yun, hindi na gumagana yung coil. Pero itong copper, sana legit to. Pero okay naman, siguro ito kasi ano, yung store na pinag-order natin ng Mitsushi mga ka-DIY is ano siya, mismong store ng Mitsushi official store, doon natin siya in-order. Mas maganda kung ganun. Kung mag-order kayo ng Enko, doon kayo mismo sa store ng Enko doon sa Shopee. Ganun yung ginagawa ko para hindi kayo ma-scam kasi maraming nagbibinta ng ano, sinasabi nila original yung kanilang unit pero hindi naman. So ito may langis-langis pa na nilagay sila para hindi mangalawang. So goods yun. Oh, napaka-smooth oh. Grabe. Ganda. Tapos dito, meron siyang drill at ano lang siya, impact. Yung hammer. Ito yung kanyang hammer. Ano? Pero ito, titesting natin mamaya. Siyempre. Tapos ito, nandito yung kanyang forward. Then, dito yung kanyang reverse. Pag naka-forward siya, siyempre yung ikot niya is clockwise. Pag naka-reverse naman siya, siyempre counterclockwise. Lalo na pag nagbubutas kayo at naipit. Kung gusto nyong hugutin, hindi nyo mahugot, i-counterclockwise yung i-ano siya, reverse. Para yung ikot niya, patras. Para yung ano, paluwag, yung under. So, nandito yung kanyang ano, chuck key. Tapos ito pala yung kanyang, siguro tong speed niya to. Oh, speed niya to. Yan o. At saka yung kanyang wire is mahaba. Ayusin lang natin yung camera natin. Sa totoo lang, ngayon lang ako nag-review ng ganito eh. Hindi kasi ako marunong mag-review. At saka ito yung kanyang handle. Yan. Ilalagay natin para ano, makikita nyo. Pagpasensya na yung kuko natin mga DIY. Huwag nyo nang papansinin kasi marumi. Kasi alam nyo naman yung ano, laging mayroong ginagawa. Puro kalikot, talagang hindi maiwasan. Kanina kasi naglinis kami ng ano, gas range. May nagpaayos. Tapos palinis. Hindi naman maiwasan marumi yung kamay dahil mamantika. So, ganito yung kanyang handle, oh. At saka, napakaliit lang nyo. So, makikita nyo yun. Parang meron siyang yung blower niya. Yung gear. Blower niya yan. Iikot yan. Huhigot ng hangin yan para malamigan yung coil sa loob. At saka, yung kanyang watch niya, 850 watts. Legit sa mga DIY. Legit yung na-order natin. Hindi siya peke. At saka, 3,000 revolution per minute. Yung nakalagay dyan. Tapos, 13mm diameter yung kanyang ano, drill bit. You know, drill diameter, you know, frequency 50-60
Yan yung frequency natin sa Pilipinas. So brand niya Mitsubishi Impact Drill Type. Low load speed 30,000 revolution per minute. High tech field. High quality impact drill. So lahat naman ng product nilalagay nila ng high quality. Hindi mawawala yung nilalagay nilang high quality na yan. So wala naman. May mga Mitsubishi ako napapanood sa YouTube na nag-order sa online. Meron siyang box. Pero itong in-order natin is impact drill lang talaga yung in-order natin. Hindi kagaya ng iba na with box at meron siyang bala. So itesting na natin siya mga DIY. Saksak na natin. At sana tumagal itong ating na-order. Kasi yung in-order natin na welding machine natin na inverter is Mitsubishi rin siya. So okay na okay naman yung brand ng Mitsubishi. Depende na rin sa pag-alaga. At saka tayo naman, hindi naman natin palaging ginagamit to. Pang DIY lang. Kaya kahit peke, ay kahit ordinary lang siya, eh, okay lang. So yan, nakaano pala siya, nakaset sa hammer. So titesting natin. Maririnig nyo pag naka-hammer siya mga DIY, maganit yung kanyang tunog. Yan. Tapos, ano natin yung kanyang speed. Low natin, super low. Hindi po nabagal. So, gumagana naman. Tapos, lagay natin sa high. Lagay natin sa low. Yan. So, gumagana naman siya. Tapos, lagay na natin siya sa ano? Sa drill. Yan. Sa ano to? Ginagamit to sa wood at saka sa metal. So, mas matining yung tunog ng ano? Drill lang. Hindi siya yung walang hammer. Sa pang ano to? Sa pang metal at saka pang wood. Matining siya. Lagyan natin siya sa impact sa may hammer. Yan. Hindi mas magalit siya. So, yun lang mga ka-DIY. Sana magtagal itong ating nabiling Mitsubishi impact drill. So, yun lang po. Simpleng review lang mga ka-DIY. Sana po magustuhan nyo itong ating video at sana po makatulong. Salamat po pala sa inyong panonood at don't forget to subscribe sa ating YouTube channel and hit na rin yung notification bell para updated na rin sa ating mga bagong video and God bless po sa lahat.